Esther. Pinalitan si Vashti bilang reyna. Unang kabanata. May isang hari sa Persya na ang pangalan ay Ahasuerus. Nakatira siya sa palasyo niya sa lungsod ng Susa. Ang nasasakupan niya ay 127 probinsya mula sa India hanggang sa Ethiopia. Nang 3 taon ang paghahari niya, nagdaos siya ng malaking handaan para sa mga pinuno niya at sa iba pang lingkod sa palasyo. Dumalo rin ang mga pinuno ng mga kawal ng Persya at Media, pati na ang mararangal na tao at mga pinuno ng mga probinsya. Ang handaang iyon ay tumagal ng 6 buwan, at sa loob ng mga panahong iyon, ipinakita ni Ahasuerus ang kayamanan ng kaharian niya, ang kanyang kapangyarihan, at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Pagkatapos noon, naghanda rin ang hari para sa lahat ng mga taga-Susa, mayaman man o dukha. Ang handaang iyon ay ginanap sa hardin ng palasyo ng hari at tumagal ng 1 linggo. Naglagay sila ng kurtinang puti at asul na tinalian ng panaling gawa sa telang linen na kulay ube at ikinabit sa mga argolya na pilak sa mga haliging marmol. Ang mga upuan ay yari sa ginto at pilak. Ang sahig naman nito ay may disenyong yari sa kristal, marmol, nakar at iba pang mamahaling bato. Pati ang mga kopa na iniinuman ng mga panauhin ay yari sa ginto na iba't iba ang hugis at disenyo. Nagutos ang hari sa mga alipin niya na bigyan ng mamahaling alak ang mga panauhin niya hanggat gusto nila. Habang nagdadaos ng handaan ang hari para sa mga kalalakihan, nagdadaos din ang handaan si Reyna Vashti para sa mga kababaihan sa palasyo ni Haring Ahasuerus. At sa 7 araw ng pagdiriwang, masayang-masaya ang hari dahil sa labis na nainom. Ipinatawag niya ang 7 pinuno niya na may matataas na katungkulan na personal na nag-aasikaso sa kanya. Ito'y sina Mehuman, Bista, Harbona, Digta, Abagta, Zetar, at Karkas. Pagkatapos, ipinasundo niya si Reyna Vashti. Ipinasabi niyang isuot ng reyna ang kanyang korona para ipakita ang kagandahan niya sa mga pinuno at mga panauhin dahil talagang maganda ito. Pero nang masabi ng mga lingkod sa reyna ang gusto ng hari, sinabi nitong ayaw niyang pumunta roon. Kaya nagalit ang hari sa kanya. Nakaugalian na noon ng hari na humingi ng payo sa mga pantas na siyang nakakaalam ng mga batas at kaugalian ng kaharian. Ang palagi niyang hinihinga ng payo ay sina Karsena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena at Memukan. Sila ang 7 pinakamataas na pinuno sa kaharian ng Persya at Media at malapit sila sa hari. Nagtanong ang hari sa kanila, ayon sa batas ng kaharian ng Persya, ano ang dapat gawin kay Reyna Vashti dahil hindi siya sumunod sa utos ko sa pamamagitan ng aking mga lingkod? Sumagot si Memukan, mahal na hari, nagkasala po si Reyna Vashti, hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa mga pinuno ng kaharian ng Persya at Media at sa mga mamamayan ng buong kaharian. Ang ginawa ni Reyna Vashti ay tiyak na malalaman ng lahat ng kababaihan sa buong kaharian at gagayahin din nila iyon. Hindi rin sila magsisisunod sa asawa nila dahil mga ngatwiran sila na si Reyna Vashti nga ay hindi sumunod noong pinapapunta siya ng hari roon sa kanya. Kaya simula ngayon, maaring ito rin ang gawin ng mga asawa ng mga pinuno ng Persya at Media na makakabalita sa ginawa ng reyna. Kaya ang mangyayari, hindi na igagalang ng mga asawang babae ang kanilang mga asawang lalaki at magagalit ang mga ito sa kanila. Kaya kung gusto ninyo, mahal na hari, iminumungkahi namin na gumawa kayo ng isang kautusan na huwag nang magpakita pa sa inyo si Reyna Vashti at palitan ninyo siya ng reynang mas mabuti kaysa sa kanya. Ipasulat po ninyo ang kautusang ito at isama sa mga kautusan ng kaharian ng Persya at Media para hindi na mabago. At kapag naipahayag na ito sa buong kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang mga asawa nila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba. Nagustuhan ng hari at ng mga pinuno ang payo ni Memukan, kaya sinunod niya ito. Ipinasulat niya ito at ipinadala sa lahat ng probinsya na nasasakupan ng kaharian niya ayon sa kanilang wika. Sinasabi sa sulat na ang lalaki ang siyang dapat mamuno sa sambahayan niya. Naging reyna si Esther. 2 Kabanata.
Nang mawala na ang galit ni Haring Ahasuerus, naalala niya si Vashti at ang ginawa nito at ang kautusan na nilagdaan niya laban dito. Sinabi ng mga pinunong naglilingkod sa kanya, "Mahal na hari, bakit po hindi kayo maghanap ng magagandang dalagang birhen? Pumili po kayo ng mga pinuno sa bawat probinsya na sasakupan ng kaharian ninyo para maghanap ng magagandang dalagang birhen at dalhin dito sa lungsod ng Susa, sa tahanan ng mga kababaihan. Ipaasikaso ninyo sila kay Hegai na isa sa mga pinuno ninyong mataas ang katungkulan na nangangalaga sa tahanan ng mga kababaihan. Siya na po ang bahalang magbigay sa mga dalaga ng mga pangangailangan nila para sa pagpapaganda. At ang dalaga pong magugustuhan ninyo ang siyang ipapalit ninyo kay Vashti bilang reyna." Nagustuhan ng hari ang payong ito, kaya sinunod niya. Nang panahong iyon, may isang Hudyo na nakatira sa lungsod ng Susa. Ang pangalan niya ay Mordecai, na anak ni Hair, na apo ni Shimei na anak ni Kish, na kabilang sa lahi ni Benjamin. Isa siya sa mga bihag ni Haring Nebuchadnezzar na dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem, kasama ni Haring Jehoiakim ng Huda. Si Mordecai ay may pinsang dalaga. Nang ito'y maulila, inalagaan niya ito, pinalaki at itinuring na parang sarili niyang anak. Ang pangalan niya ay Hadasa, na tinatawag ding Esther. Maganda si Esther at maganda rin ang hugis ng katawan nito. Nang maihayag ang utos ng hari, maraming dalaga ang dinala sa palasyo ng hari roon sa Susa. Ang isa sa kanila ay si Esther. Ipinaasikaso sila kay Hegai dahil ito nga ang nangangasiwa sa mga babaeng dinadala roon. Tuwang-tuwa si Hegai kay Esther, kaya mabuti ang pakikitungo niya rito. Binigyan niya agad ng pagkain si Esther at ng mga kailangan nito sa pagpapaganda. Ipinili niya ito ng pinakamagandang kwarto at binigyan ng 7 katulong na babae. Hindi sinabi ni Esther na isa siyang Hudyo dahil pinagbilinan siya ni Mordecai na huwag itong sasabihin. Araw-araw namang dumaraan si Mordecai malapit sa bakuran ng bahay na tinitrahan ng mga dalaga para malaman ang kalagayan ni Esther at kung ano na ang mga nangyayari sa kanya. Bago humarap ang isang babae sa hari, kinakailangang matapos niya ang isang taon ng pagpapaganda. Sa unang 6 na buwan, magpapahid siya ng langis ng mira sa katawan, at sa susunod na 6 na buwan, magpapahid naman ng mga pabango at iba pang pampaganda. At bago siya pumunta sa hari, bibigyan siya ng anumang damit at alahas na gusto niyang isuot para sa pagharap sa hari. Pupunta siya sa hari pagsapit ng gabi, at kinabukasan, dadalhin siya sa tirahan ng mga asawa ng hari na pinamamahalaan ni siya Asgas na isa sa mga pinunong mataas ang katungkulan. Siya ang namamahala sa mga asawa ng hari. Walang sino man sa kanila ang makakabalik sa hari maliban lang kung magustuhan siya at ipatawag ng hari. Nang 10 buwan ng Tibet at 7 taon ng pagkahari ni Ahasuerus, dumating ang araw na si Esther na ang haharap sa hari sa palasyo. Sinunod ni Esther ang payo ni Hegai, ang pinunong nangangalaga sa kanila sa tahanan ng mga babae. Isinuot niya ang damit na sinabi ni Hegai na isuot niya. Ganoon na lang ang paghanga at pagpuri ng mga nakakita sa kanya, at dinala siya sa palasyo ng hari. Nagustuhan ng hari si Esther ng higit kaysa sa ibang mga dalaga na dinala sa kanya. Tuwang-tuwa siya kay Esther at mabuti ang trato niya sa kanya. Kinoronahan niya ito at ginawang reyna bilang kapalit ni Vashti. Nagdaos ang hari ng malaking handaan para parangalan si Esther. Inanyayahan niya ang lahat ng pinuno niya at ang iba pang naglilingkod sa kanya. Nang araw na iyon, ipinag-utos niya sa lahat at sa buong kaharian na magdiwang ng isang pista opisyal at nagbigay siya ng maraming regalo sa mga tao. Iniligtas ni Mordecai ang hari. Sa pangalawang pagtitipon ng mga dalaga, si Mordecai ay isa ng opisyal na nakapuesto sa pintuan ng palasyo. Hindi pa rin sinasabi ni Esther na isa siyang Hudyo tulad ng bilin ni Mordecai. Sinusunod pa rin ni Esther si Mordecai katulad noon nang siya'y nasa pangangalaga pa nito. Nang panahong si Mordecai ay isa ng opisyal na nakapuesto sa pintuan ng palasyo, may 2 pinuno ng hari na ang mga pangalan ay Bigtana at Teres. Sila ang mga gwardiya ng pintuan ng kwarto ng hari. Galit sila kay Haring Ahasuerus at nagplano silang patayin ito. Pero nalaman ni Mordecai ang planong ito, kaya sinabi niya ito kay Reyna Esther. Sinabi naman ito ni Esther sa hari at ipinaalam din niya sa kanya na si Mordecai ang nakatuklas sa planong pagpatay. Ipinasiyasat ito ng hari
at na mapatunayang totoo ito. Ipinatuhog niya sina Bigtana at Teres sa nakatayong matulis na kahoy. At ang pangyayaring ito'y ipinasulat ng hari sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. Nagplano si Haman na lipulin ang mga Hudyo. Ikatlong kabanata. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Ahasuero sa tungkulin si Haman na anak ni Hamedata na Agageo. Ginawa siyang pinakamataas na pinuno sa kaharian niya. Inutusan niya ang lahat ng opisyal na yumukod kay Haman bilang paggalang sa kanya. Pero ayaw yumukod ni Mordekai. Tinanong siya ng ibang pinuno kung bakit hindi niya sinusunod ang utos ng hari. At sinabi niyang isa siyang Hudyo. Araw-araw, hinihikayat siya ng mga kapwa niya pinuno na yumukod kay Haman. Pero ayaw pa rin niyang sumunod. Dahil dito, isinumbong nila kay Haman si Mordekai para malaman nila kung pababayaan na lang siya sa ginagawa niya. Dahil sinabi niyang isa siyang Hudyo. Nang makita ni Haman na hindi yumuyukod sa kanya si Mordekai para magbigay galang, nagalit siya ng labis. At nang malaman pa niyang si Mordekai ay isang Hudyo, naisip niyang hindi lang si Mordekai ang ipapapatay niya, kundi pati na ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Ahasuerus. Nang buwan ng Nisan, ang unang buwan ng taon, noong 12th taon ng paghahari ni Ahasuerus, nagutos si Haman na magpalabunutan para malaman kung ano ang tamang araw at buwan para ipatupad ang plano niya. Ang ginagamit nila sa palabunutan ay tinatawag nilang Pur. At ang nabunot ay ang 13th araw ng 12th buwan, ang buwan ng Adar. Sinabi ni Haman kay Haring Ahasuerus, "Mahal na hari, may isa pong grupo ng mga tao na naninirahan sa iba't ibang probinsya ng inyong kaharian at may mga sarili po silang kautusan na iba kaysa sa ibang bansa. Hindi sila sumusunod sa mga kautusan ninyo at hindi ito makakabuti para sa inyo kung pababayaan na lang sila. Kung gusto ninyo, mahal na hari, mag-utos kayo na patayin silang lahat at magbibigay po ako ng 350 toneladang pilak sa mga pinuno ng inyong kaharian at ilalagay nila ito sa taguan ng kayamanan ng hari." Pagkatapos, kinuha ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Haman na anak ni Hamedata na Agageo ang kalaban ng mga Hudyo. Sinabi ng hari sa kanya, "Sa iyo na lang ang pera mo, pero gawin mo ang gusto mong gawin sa mga Hudyo." Kaya noong 13th araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang lahat ng kalihim ng hari. Nagpagawa siya ng sulat sa kanila para sa mga gobernador ng mga probinsya, mga pinuno ng mga bayan, at sa iba pang mga pinuno sa buong kaharian sa kanilang sariling wika. Ang sulat ay ginawa sa pangalan ni Haring Ahasuerus at tinatakan ng singsing nito. Ang sulat na iyon ay ipinadala sa lahat ng probinsya ng kaharian sa pamamagitan ng mga mensahero. Nakasulat dito ang utos na sa loob lang ng isang araw ay papatayin ang lahat ng Hudyo, bata, matanda, lalaki at babae, at sasamsamin ang lahat ng ari-arian nila. Gagawin ito sa 13th araw ng 12th buwan, ang buwan ng Adar. Sa utos ng hari, mabilis na nagsialis ang mga mensahero para ihatid sa bawat probinsya ang kopya ng kautusan ng hari at ipinaalam ito sa mga tao para makapaghanda sila para sa araw ng pagpatay sa lahat ng Hudyo. At ang utos na ito'y ipinaalam din sa lungsod ng Susa. Habang nakaupo at nagiinuman ang hari at si Haman, nagkakagulo naman ang lungsod ng Susa dahil sa mga nangyayari. Humingi ng tulong si Mordekai kay Esther. Ika-apat na kabanata. Nang malaman ni Mordekai ang plano laban sa kanila, pinunit niya ang damit niya bilang pagpapakita ng kanyang pagdadalamhati at nagsuot siya ng sako, naglagay ng abo sa ulo at pumasok sa lungsod na umiiyak ng napakalakas. Pero hanggang doon lang siya sa labas ng pintuan ng palasyo dahil hindi pinapayagang pumasok sa palasyo ang nakasuot ng sako. Ang mga Hudyo sa bawat probinsya na nakarinig sa utos ng hari ay nagsipag-ayuno, nag-iyakan ng napakalakas at nanaghoy. Marami sa kanila ang nagsuot ng sako at humiga sa abo. Nang malaman ni Reyna Esther ang tungkol kay Mordekai sa pamamagitan ng mga alipin niyang babae at mga pinunong nangangalaga sa kanya, nalungkot siya.
Pinadalhan niya ng damit si Mordecai para palitan ang kanyang suot na sakop. Pero hindi niya ito tinanggap. Kaya ipinatawag ni Esther si Hatak. Isa siya sa mga pinuno ng hari na itinalagang mag-asikaso sa kanya. Pinapunta niya si Hatak kay Mordecai para alamin kung bakit siya nagkakaganoon. Kaya pinuntahan naman ni Hatak si Mordecai sa plaza ng lungsod na nasa harap ng pintuan ng palasyo. Sinabi sa kanya ni Mordecai ang lahat ng nangyari at kung magkano ang ipinangako ni Haman na ibibigay sa taguan ng kayamanan ng kaharian ng Susa para patayin ang lahat ng Hudyo. Binigyan siya ni Mordecai ng isang kopya ng kautusan ng hari na ipinagbigay alam sa mga taga-Susa para ipakita kay Esther. Sinabihan din niya si Hatak na sabihin lahat kay Esther ang lahat ng nangyari at pakiusapan ito na pumunta sa hari upang magmakaawa para sa mga kalahi niya. Bumalik si Hatak kay Esther at sinabi ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Pinabalik muli ni Esther si Hatak kay Mordecai at ipinasabi ang ganito. Alam ng lahat sa buong kaharian na ang sino mang lalapit sa hari sa loob ng kanyang bulwagan, lalaki man o babae na hindi ipinapatawag, ay papatayin. Maliban na lang kung ituturo ng hari ang kanyang gintong setro sa taong ito. At isang buwan na akong hindi ipinapatawag ng hari. Pagkatapos na masabi kay Mordecai ang ipinapasabi ni Esther, ito naman ang ipinasabi niya kay Esther. Huwag mong isiping ikaw lang sa lahat ng Hudyo ang makakaligtas dahil sa palasyo ka nakatira. Sapagkat kahit na manahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo, pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para mailigtas mo ang kapwa mo mga Hudyo. Ito naman ang ipinasabi ni Esther kay Mordecai. Humayo ka, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na nandito sa Susa at mag-ayuno kayo para sa akin. Huwag kayong kumain o uminom sa loob ng 3 araw. Ako at ang mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin. At pagkatapos, pupunta ako sa hari, kahit na labag sa batas. At kung papatayin man ako, handa akong mamatay. Kaya umalis si Mordecai at ginawa niya ang ipinapagawa ni Esther. Nakiusap si Esther sa hari. 5 Nang 3rd araw, isinuot ni Esther ang kasuotan niyang pangreyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo na nakaharap sa trono ng hari. Nakaupo noon ang hari sa trono niya at nakaharap siya sa pintuan. Nang makita niya si Reyna Esther, tuwang-tuwa siya at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Kaya lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Nagtanong ang hari sa kanya, ano ang kailangan mo, mahal na reyna? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng kaharian ko. Sumagot si Esther, mahal na hari, kung ibig po ninyo, inaanyayahan ko po kayo at si Haman sa hapunang ihahanda ko para sa inyo. Sinabi ng hari sa mga alipin niya, tawagin ninyo si Haman para masunod namin ang nais ni Esther. Kaya pumunta agad ang hari at si Haman sa hapunang inihanda ni Esther. At habang nagiinuman sila, tinanong ng hari si Esther, ano ba talaga ang kailangan mo? Sabihin mo na dahil ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng kaharian ko. Sumagot si Esther, ito po ang kahilingan ko. Kung kalugod-lugod po ako sa inyo at gusto ninyong ibigay ang kahilingan ko. Minsan ko pa po kayong inaanyayahan at si Haman sa hapunan na ihahanda ko para sa inyo bukas. At saka ko po sasabihin ang kahilingan ko sa inyo. Nagplano si Haman na patayin si Mordecai. Nang araw na iyon, masayang-masayang lumabas sa palasyo si Haman. Pero nagalit siya nang makita niya si Mordecai sa pintuan ng palasyo na hindi man lang tumayo o yumukod bilang paggalang sa kanya. Ganoon paman, pinigilan niya ang kanyang sarili at nagpatuloy sa pag-uwi. Pagdating sa bahay niya, tinawag niya ang mga kaibigan niya at ang asawa niyang si Zeres. Ipinagmalaki niya sa kanila ang kayamanan at mga anak niya. Ang lahat ng pagpaparangal sa kanya ng hari, pati na ang pagbibigay sa kanya ng pinakamataas na katungkulan sa lahat ng pinuno at sa iba pang mga lingkod ng hari. Sinabi pa niya, hindi lang iyon. Noong naghanda ng hapunan si Reyna Esther, ako lang ang inanyayahan niyang makasama ng hari. At muli niya akong inanyayahan sa ihahanda niyang hapunan bukas kasama ng hari. Pero ang lahat ng ito ay hindi makapagbibigay sa akin ng kaligayahan.
habang nakikita ko ang Hudyong si Mordecai na nakaupo sa pintuan ng palasyo. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa at mga kaibigan, "Bakit hindi ka magpagawa ng matulis na kahoy na 75 talampakan ng taas? At bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na ituhog doon si Mordecai para maging maligaya kang kasama ng hari sa inihandang hapunan." Nagustuhan iyon ni Haman, kaya nagpagawa siya niyon. Pinarangalan si Mordecai. Ika-anim na kabanata. Kinagabihan, hindi makatulog si Haring Ahasuerus, kaya ipinakuha niya ang aklat tungkol sa kasaysayan ng kaharian niya at ipinabasa habang nakikinig siya. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkakatuklas ni Mordecai sa plano ni Nabigtana at Teres na patayin si Haring Ahasuerus. Si Nabigtana at Teres ay mga lingkod ng hari. Sila ang gwardiya ng pintuan ng kwarto ng hari. Sa nabasang iyon, nagtanong ang hari, "Anong gantimpala o parangal ang ginawa o ibinigay kay Mordecai dahil sa mabuting ginawa niya sa akin?" Sinabi ng lingkod ng hari, "Wala po, mahal na hari." Tamang-tama naman na nang oras ding iyon, papasok si Haman sa bulwagan ng palasyo para hilingin sa hari na ituhog si Mordecai sa matulis na kahoy na ipinagawa niya para dito. Nagtanong ang hari, "Sino ang nasa bulwagan?" Sumagot ang mga lingkod ng hari, "Si Haman po." Kaya sinabi ng hari, "Papasukin ninyo siya rito." Nang naroon na si Haman, tinanong siya ng hari, "Ano ang mabuting gawin sa taong nais parangalan ng hari?" Ang akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari na pararangalan. Kaya sinabi niya, "Ito po ang gawin niyo, mahal na hari. Ipakuha niyo ang isa sa inyong mga damit na panghari na nasuot na, at ang isa sa mga sinasakyan niyong kabayo na may sagisag ng hari na nakasuot sa ulo nito. Pagkatapos, utusan po ninyo ang isa sa mga pinuno ninyo na isuot sa taong pararangalan ang damit ng hari at pasakayin siya sa kabayo ng hari at ilibot sa buong bayan habang isinisigaw ng mga kasama niya. Ganito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari." Sinabi ng hari kay Haman, "Sige, ipakuha mo ang isa sa mga damit at kabayo ko at gawin mo ang lahat ng sinabi mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa pintuan ng aking palasyo. Tiyakin mo na matutupad ang lahat ng sinabi mo." Kaya kinuha ni Haman ang damit ng hari at isinuot kay Mordecai. At isinakay sa kabayo ng hari at inilibot sa lungsod habang sumisigaw siya, "Ganito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari." Pagkatapos, bumalik si Mordecai sa pintuan ng palasyo. Si Haman naman ay dali-daling umuwi na nakatalukbong dahil sa hiya at sama ng loob. Pagdating niya sa bahay, isinalaysay niya sa asawa niyang si Zeres at sa mga kaibigan niya ang lahat ng nangyari. Sinabi sa kanya ng asawa niya at mga kaibigan na mga tagapayo niya, "Unti-unti ka nang nadadaig ni Mordecai. Hindi mo siya madadaig dahil isa siyang Hudyo. Tiyak na ikaw ang matatalo." Habang nag-uusap pa sila, dumating ang ilang lingkod ng hari at dali-daling isinama si Haman sa inihandang hapunan ni Esther. Binitay si Haman. Ikapitong kabanata. Dumalo si Haring Ahasuerus at Haman sa inihandang hapunan ni Reyna Esther. At habang nagiinuman sila, tinanong muli ng hari si Reyna Esther, "Ano ba talaga ang kahilingan mo? Sabihin mo na at ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng kaharian ko. Mahal na hari, kung kalugod-lugod po ako sa inyo, iligtas po ninyo ako at ang mga kalahi kong Hudyo. Iyan ang kahilingan ko sa inyo, dahil may gantimpalang ipinangako sa mga taong papatay sa amin. Kung ipinagbili po kami para maging alipin lang, magsasawalang kibo na lang ako, dahil hindi iyon gaanong mahalaga para gambalain ko pa kayo." Sinabi ni Haring Ahasuerus, "Sino ang nangahas na gumawa ng bagay na iyon at nasaan siya ngayon?" Sumagot si Esther, "Ang kumakalaban po sa amin at ang kaaway namin ay ang masamang si Haman. Takot na takot si Haman habang nasa harap ng hari at ng reyna. Galit na tumayo ang hari. Iniwan niya ang kanyang iniinom at pumunta sa hardin ng palasyo. Naiwan si Haman na nagmamakaawa kay Reyna Esther dahil natitiyak niyang parurusahan siya ng hari.
Pagbalik ng hari mula sa hardin, nakita niyang nakadapa si Haman na nagmamakaawa sa harap ng hinihigaan ni Esther. Kaya sinabi ng hari, "At gusto mo pang pagsamantalahan ang reyna rito sa loob ng palasyo ko?" Nang masabi iyon ng hari, dinakip ng mga naroon si Haman at tinalukbungan ang ulo nito. Sinabi ni Harbona, isa sa mga lingkod ng hari, "Nagpagawa po si Haman ng matulis na kahoy para tuhugin si Mordecai na nagligtas sa inyong buhay. Ang taas po ng kahoy ay 75 talampakan at malapit ito sa bahay ni Haman. Kaya nagutos ang hari, doon ninyo siya tuhugin." At tinuhog nga nila si Haman doon sa ipinagawa niyang matulis na kahoy para kay Mordecai. At nawala ang galit ng hari. Hinirang ng hari si Mordecai. Ikawalong kabanata. Nang araw ding iyon, ibinigay ni Haring Ahasueros kay Reyna Esther ang ari-arian ni Haman, ang kalaban ng mga Hudyo. Sinabi ni Esther sa hari na kamag-anak niya si Mordecai, kaya ipinatawag ito ng hari. Kinuha ng hari ang kanyang singsing na pantatak na binawi niya kay Haman at ibinigay kay Mordecai. At siya ang ginawang katiwala ni Esther sa lahat ng ari-arian ni Haman. Minsan pang lumapit si Esther kay Haring Ahasueros habang nakaluhod at umiiyak sa kanyang paanan. Hiniling niyang huwag nang ituloy ang masamang plano ni Haman na Agageo laban sa mga Hudyo. Itinuro ng hari ang kanyang gintong setro kay Esther. Kaya tumayo siya sa harap ng hari at sinabi, "Kung kalugod-lugod po ako sa inyo, mahal na hari, at kung para sa inyo'y tama at matuwid ito, nais ko sanang hilingin sa inyo na gumawa po kayo ng isang kautusan na magpapawalang bisa sa kautusang ipinakalat ni Haman na anak ni Hamedata na Agageo na patayin ang lahat ng Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po matitiis na makitang nililipol ang mga kalahi at mga kamag-anak ko." Sinabi ni Haring Ahasueros kay Esther at kay Mordecai na Hudyo, "Ipinatuhog ko na si Haman dahil sa masama niyang plano na patayin ang mga Hudyo. Kaya ibinigay ko na sa iyo, Esther, ang mga ari-arian niya. Kaya gumawa kayo ng kautusan sa aking pangalan ng anumang nais ninyong isulat para sa ikabubuti ng mga Hudyo. At pagkatapos ay tatakan ninyo ng singsing ko. Dahil anumang kasulatan na isinulat sa pangalan ng hari at tinatakan ng singsing niya ay hindi mababago." Kaya noong 23 ng ikatlong buwan, ang buwan ng Sivan, ipinatawag ang mga kalihim ng hari. Isinulat nila ang lahat ng idinikta ni Mordecai. Ang sulat ay para sa mga Hudyo, mga gobernador, mga punong bayan, at iba pang lingkod ng hari sa 127 lalawigan mula sa India hanggang sa Ethiopia. Isinulat ito sa bawat wika ng mga tao sa buong kaharian, pati na sa wika ng mga Hudyo. Ipinasulat ni Mordecai sa pangalan ni Haring Ahasueros at tinatakan ng singsing ng hari. At pagkatapos, ipinadala sa pamamagitan ng mga tagapaghatid ng sulat na nakasakay sa mabibilis na kabayo ng hari. Ayon sa sulat na iyon, binigyan ng pahintulot ang lahat ng Hudyo na magsama-sama at ipagtanggol ang kanilang sarili, pati na ang kanilang mga babae at mga bata. Maaari nilang patayin ang sinumang sasalakay sa kanila, mula sa kahit anong bansa o probinsya. Pinahintulutan din silang samsamin ang mga ari-arian ng kanilang mga kaaway. Gagawin ito ng mga Hudyo sa lahat ng probinsyang nasasakupan ni Haring Ahasueros sa 13 araw ng 12 buwan, ang buwan ng Adar. Ang sulat na ito'y ipapadala sa lahat ng probinsya bilang isang kautusan at dapat ipaalam sa lahat para makapaghanda ang mga Hudyo sa pagtatanggol ng kanilang sarili laban sa mga kaaway nila sa araw na iyon. Kaya sa utos ng hari, nagmamadaling umalis ang mga tagapaghatid ng sulat na nakasakay sa mabibilis na kabayo ng hari. Ang utos na iyon ay ipinakalat din sa lungsod ng Susa. Nang lumabas si Mordecai sa palasyo, nakadamit siya ng damit panghari na puti at asul at nakabalabal ng pinong linen na kulay ube at may malaking koronang ginto sa kanyang ulo. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao sa lungsod ng Susa, labis ang katuwaan ng lahat ng Hudyo. Sa bawat lungsod o probinsya na naabot ng utos ng hari, tuwang-tuwa ang mga Hudyo at nagdiwang sila. At marami sa lupaing iyon ang naging Hudyo dahil sa takot nila sa mga Hudyo.
nadaig ng mga Hudyo ang mga kalaban nila. Ikasyam na kabanata. Dumating ang 13th araw ng 12th buwan ng Adar. Ito ang araw na ipapatupad ang kautusan ng hari. Sa araw na ito, inakala ng mga kalaban ng mga Hudyo na lubusan na nilang malilipol ang mga Hudyo. Pero kabaligtaran ang nangyari dahil sila ang nalipol ng mga Hudyo. Nang araw na iyon, nagtipon ang mga Hudyo sa kani-kanilang mga lungsod at probinsya na sakop ni Haring Ahasuerus para patayin ang sinumang mga has na sumalakay sa kanila. Pero wala namang nangahas dahil takot sa kanila ang mga tao. Tinulungan pa sila ng mga pinuno ng mga probinsya, ng mga gobernador at ng iba pang lingkod ng hari sa bawat lugar dahil natatakot din sila kay Mordecai. Sapagkat makapangyarihan na si Mordecai sa palasyo ng hari at tanyag na sa buong kaharian. At lalo pang nadadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Pinatay ng mga Hudyo ang lahat ng kalaban nila ng araw na iyon sa pamamagitan ng espada. Ginawa nila ang gusto nila sa lahat ng nagagalit sa kanila. Sa lungsod lang ng Susa, 500 na lalaki ang napatay nila. Pinatay din nila sina Parshandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, at Vaisata na mga anak ni Haman na kalaban ng mga Hudyo at anak ni Hamedata. Pero hindi sinamsam ng mga Hudyo ang mga ari-arian ng mga kalaban nila. Nang araw ding iyon, napag-alaman ng hari ang dami ng mga pinatay sa lungsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, sa Susa pa lang 500 na lalaki ang pinatay ng mga Hudyo at pinatay din nila ang 10 anak ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lungsod at probinsya? Ano pa ngayon ang gusto mong hilingin at ibibigay ko sa iyo? Sinabi ni Esther, mahal na hari, kung gusto po ninyo, payagan ninyong ipagtanggol pa ng mga Hudyo rito sa Susa ang kanilang sarili hanggang bukas, tulad ng ginagawa nila ngayon. At ituhog sa nakatayong kahoy ang mga bangkay ng 10 anak ni Haman. Kaya nag-utos ang hari na gawin ang kahilingan ni Esther. Ipinaalam sa mga taga-Susa ang utos ng hari at ibinigay ang mga bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinaumagahan, 14th na araw ng buwan ng Adar, nagtipong muli ang mga Hudyo na nasa Susa at nakapatay pa sila ng 300 lalaki. Pero hindi rin nila sinamsam ang mga ari-arian ng mga kalaban nila. Pero noong 13th araw ng buwan ng Adar, nagtipon ang mga Hudyo sa iba't ibang probinsya ng kaharian para ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga kalaban nila. At nakapatay sila ng 75,000 tao. Pero hindi nila sinamsam ang mga ari-arian nito. Kinaumagahan, 14th na araw ng buwan ng Adar, nagpahinga sila at nagdiwang ng pista. Pero sa Susa, patuloy pa ang pagpatay ng mga Hudyo sa kanilang mga kalaban. At nang 15th araw ng buwan ng Adar, nagpahinga sila at nagdiwang ng pista. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyong nasa probinsya ay nagdiriwang ng pista sa 14th na araw ng buwan ng Adar. Sa araw na iyon, nagbibigayan sila ng mga regalo. Ang Pista ng Purim. Isinulat ni Mordecai ang lahat ng nangyari at nagpadala siya ng sulat sa lahat ng Hudyo sa malalayo at sa malalapit na probinsyang nasasakupan ni Haring Ahasuerus. Sa sulat na ito, sinabi ni Mordecai sa mga Hudyo na dapat alalahanin nila at ipagdiwang ang 14th at 15th araw ng buwan ng Adar. Ito'y para alalahanin ang araw na nakaligtas sila sa mga kalaban na ang kalungkutan nila ay naging kaligayahan at ang kanilang iyakan ay naging kasayahan. Kaya sinabi sa kanila ni Mordecai sa sulat na dapat magdiwang sila ng pista, magsaya sa araw na iyon at magbigayan ng mga regalo sa isa't isa at sa mahihirap. Sinunod ng mga Hudyo ang utos ni Mordecai na patuloy nilang ipagdiwang ang pistang iyon sa bawat taon. Ang dahilan kung bakit may pista ng Purim. Si Haman na anak ni Hamedata na Agageo, na kalaban ng mga Hudyo, ay nagplanong patayin ang lahat ng Hudyo. Nagpalabunutan sila para malaman kung kailan isasagawa ang pagpatay. Ang uri ng palabunutan na ginamit ay tinatawag na pur. Pero nang malaman ng hari ang planong ito sa pamamagitan ni Reyna Esther, nagpasulat ang hari ng isang utos na ang masamang plano ni Haman laban sa mga Hudyo ay gawin kay Haman at sa mga anak nitong lalaki. At iyon nga ang nangyari. Ito ang dahilan kaya tinawag ang pistang iyon na Purim, na mula sa salitang pur,
na ang ibig sabihin ay palabunutan. At dahil sa sulat ni Mordecai at ayon sa karanasan nila, nagkasundo ang mga Hudyo na ipagdiwang nila ang dalawang araw na iyon taon-taon, katulad ng sinabi ni Mordecai, at napagpasyahan din nilang ipagdiwang ito ng kanilang angkan at ng lahat ng naging Hudyo. Ang dalawang araw na ito ay aalalahanin at ipagdiriwang ng bawat sambahayan ng Hudyo sa bawat salinlahi nila sa lahat ng lungsod at probinsya. Hindi ito dapat kalimutan o itigil ng alinmang lahi. Para lalong mapagtibay ang sulat ni Mordecai tungkol sa pista ng Purim, sumulat din si Reyna Esther na anak ni Abihail patungkol dito. Kasama rin niya si Mordecai sa pagsulat nito. At ipinadala iyon ni Mordecai sa 127 probinsya na sakop ng kaharian ni Haring Ahasuerus. Ang sulat ay nagdulot ng kapayapaan at katiwasayan sa mga Hudyo. At itinalaga na ipagdiwang ang pista ng Purim sa takdang panahon, ayon sa iniutos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Dapat nila itong sundin, katulad ng pagsunod ng lahi nila sa mga tuntunin tungkol sa pag-aayuno at pagdadalamhati. At ang utos ni Esther na nagpapatibay ng pagganap ng pista ng Purim ay isinulat sa Aklat ng Kasaysayan. Ang kapangyarihan ni Haring Ahasuerus at Mordecai. 10th Kabanata. Pinagbayad ni Haring Ahasuerus ng buwis ang lahat ng mamamayan sa buong kaharian niya, pati na ang nakatira sa mga isla. Ang kapangyarihan ni Haring Ahasuerus at ang lahat ng ginawa niya, pati na ang pagtataas niya ng katungkulan kay Mordecai, at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay nakasulat lahat sa Aklat ng Kasaysayan ng Hari ng Media at Persya. Si Mordecai ay pangalawa kay Haring Ahasuerus. Tanyag siya sa mga kapwa niya Hudyo at iginagalang nila, dahil ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti ng mga kalahi niyang Hudyo, at siya ang nakikiusap sa hari kapag mayroon silang kahilingan.